welcome to Thinking Architect. Ang pag-usapan natin ngayon ay about sa architect's roller or scale. Madaling magsukat ng plan sa kahit na anumang given na drawing scale kung mayroon kang architectural scale. Ngunit paano ka magsusukat ng plano lalo na sa given drawing scales na 1:20, 1:30, 1:50. Gamit lang ang measuring tape at wala kang architectural ruler, yan ang ating tatalakayin sa ngayon. Ang architectural scale or engineering scale ay ginagamit na panukat para mag-drawing ng plano o magbasa ng sukat ng plano. Ito ay ginagamit para magkaroon ng tamang proportion ng drawing ayon sa magiging actual na anyo ng ipapatayong building. Madalas din itong ginagamit ng mga foreman o yung tinatawag na journeyman sa pagbasa ng sukat ng plano sa blueprint doon sa project site dahil hindi lahat ng part ng drawings ay may indicated na dimension. Ang scale ay mayroong dalawang klase. Ito ay ang engineer's scale na mayroong metric system at ang architect's scale na may imperial system. Ngunit ang ginagamit sa Pilipinas ay ang engineer's scale dahil sa ito ay ang siyang metric scale. At ang metric scale, para alam nyo, ay yun ang nakasaad sa PDT 96 o National Building Code na siyang gagamiting panukat. Okay, makikita po natin dito ngayon yung isang drawing na meron siyang scale na 1:100. Ipapakita ko lang sa inyo ngayon, ang 1:100 ay very common, ano? Pero ipapakita ko pa lang po sa inyo yung mga hindi pa marunong ma-scale kung paano yung pag-scale ba nitong 1:100 na ito. Ito po siya, ito yung scale. Ito ang 1:100, 1:2500, 1:200. Dito sa kabila naman, 1:500, 1:400, 1:300. Ito po yung scale. So ngayon, itong drawing na ito ay nakaprint siya ng 1:100. So gagamitin natin ngayon itong 1:100. Dito tayo sa part na dito sa may 4 meters from this column to this column is 4 meters siya. Gagamitin natin ngayon itong 1:100. So, 0, 1, 2, 3, 4. Dapat andito siya, di po ba? Kasi 4 siya. Okay. Ayan, no? 1, 2, 3, 4. Tama po siya, no? Sa 1:400. Madaling iskilin yan kapag ganito na 1:100. Ngayon, susubukan naman natin yung 1:50 na drawing. Gagamit din ako ng ganitong drawing, pero nakaprint lang siya ng 1:50. Para ang gagamitin naman din natin ngayon ay itong 1:50. O, 1:500 ang andito, ano? I-explain ko lang muna sa inyo na itong 1:500, magagamit mo rin dyan yung 1:50 or 1:5. Kapag ito ay 1:500, ang kakailanganin natin kunyari 1:50, so tanggalin mo lang yung 0 doon sa 500, di maging 1:50, right? So 1:500 kasi ito ay 10, 20, 30, and so on. So, kapag 1:50, tatanggalin mo yung 0. So, itong 10 na ito, tatanggalin mo rin yung 0, maging 1 na yan. Itong 20, tatanggalin mo rin yung 0, magiging 2 na yan.
Okay po, ganun lang. Pag tinanggal mo yung 0 dito, maging 1 is to 50, magtanggal ka rin ng 0 dito. Okay. Ngayon, susubukan po natin na yung 1 is to 50 na print. Okay, dito naman ay susubukin natin itong 1 is to 50 na pareho lang din po siya nitong kanina pinakita ko itong ginamit natin na una na 1 is to 100. Kaya lang na print siya nito ng 1 is to 50. Kaya pag titingnan nyo, mas malaki na siya. Habang bumababa kasi yung figure, lumalaki yung drawing. So ito, 1 is to 100 siya kanina. Ito naman ay 1 is to 50, mas malaki na siya. Dito sa part na dito, doon sa may 4 meters, dito pa rin natin gagamitin ito para makikita nyo yung diferensya. Okay? Now, susukatin natin ngayon ito gamit nitong 1 is to 500 or 1 is to 50 katulad ng sinabi ko. Tatanggalin nyo lang yung 0 dyan. So, magiging ito na yung 4. Which is ang kakailanganin natin dito sa part na to. Na 4. So, ito. Titignan natin. Ayan. Tama di po ba? 0, 1, 2, 3, 4. 4 meters siya. Napakadali, no? Napakadali pong magsukat dahil meron kayo nito. Meron tayong itong scale. Pero ang tanong dyan, paano kapag wala kang scale na ganito, assuming na nandun ka sa site, pag OJT ka na, or nagtuturo ka na ng mga karpintero someday, wala ka nito. At ang tanging meron ito, hihiramin mo doon sa foreman mo o sa leadman. Paano mo gagamitin ito na pag ang drawing doon sa mga spot details ay nandoon sa 1 is to 50 lang. Yan, 1 is to 50. Paano mo gagamitin ito? Okay, ipapaliwanag ko muna sa inyo kung paano. Itong 1 centimeter kasi, itong centimeter 1 is to 100, itong 1 is to 100 ay katumbas lang yan ng 1 centimeter dito sa measure or sa mga ordinary na ruler. Itong sentimetro dito ay itong 1 is to 100. Yan po, okay? Ngayon, kapag ang 1 is to 50, ibig sabihin yung 1 centimeter ay 50 centimeters siya sa actual. Okay? Every 1 centimeter ay 50 centimeters actual or 0.50 meter. Okay? So, pag yung 1 centimeter, dito natin sisimulan sa 10 po ha, kasi dito hindi nyo na makita yung guhit. Mas mahirap nyo maintindihan. Assuming na itong 10 ang 0. Itong 20 ang 10 natin. Itong 30 ang 20. Okay? Magsimula tayo dito sa 0 dito ngayon sa number 10. Ang 1 centimeter ay ito, itong 1. So, ibig sabihin niyan, pag 1 is to 50, itong 1 centimeter ay 50 centimeter siya. Yung 2 is equal to 1, right? Kasi 50, 1, 150, 2, 250, 3, 350, 4. Okay? So, pag ang kailangan natin itong 4, ang hinahanap natin ngayon, ang susukatin natin, gagamitin natin ito, dapat andito siya sa 8 kasi 50, 1, 150, 2, 250, 3, 350, 4. So, ang 4 meters ay andito siya sa 8. Okay? Tignan natin. Dito siya, dito sa line na to, sa dimension line na yan. Sa column to column. Okay. Tama po ba? Nakatapat siya sa may 8. Sandali, makintab itong
measure natin, baka hindi nyo makita. Ayan. Nasa may 8 siya. So, tama, di po ba? Okay. Ngayon, susubukin naman natin ngayon yung 1:20. Gagamitin din natin itong drawing na to na iprint lang natin ng mas malaki. Okay, ito naman ay gagamitin natin ngayon itong printed ng 1:20 na plan. Itong plan nito ay katulad din nitong ginamit din natin kanina noon na dito sa part na ito. I-demonstrate lang natin about dito siya sa part lang na 4 meters para hindi kayo malito. Katulad ng ginamit natin kanina, dito siya sa part na to. Pero pag makita nyo dito, malaki na siya. Kasi naka 1:20 na siya. So gagamitin naman natin ngayon itong tape measure pa rin na kung saan ay katulad ng pinaliwanag ko sa inyo kaninang una, ang 1:20, sandali po. Hold on, basta na yun. Para mas malinaw nyo maintindihan. Itong 1 cm dito, kapag 1:20, ibig sabihin 1 cm ay katumbas ng 20 cm actual. Ito siya. Ito. Hanggang sa 20 cm. Yan sa actual, itong 20. So, ibig sabihin itong 1 cm is equivalent ng 20 cm actual. So, kapag itong 1 ay 20, itong to, by 2 na ang bilang natin yan, di ba? 20, 40, 60, 80, 100. Ibig sabihin yan, ang 1 meter dito pag 1:20, ang 5 cm yan ang 1 meter. Get nyo po? Okay, susubukin natin. So, dito rin tayo magsisimula sa tina. Huwag dito kasi nakatago na yung mga guhi dito para hindi kamalito. Dito ang pinaka-zero natin ngayon. Itong 10. So, 0. So, ito ang magiging 10 natin. Ito ang magiging 20 natin. Okay? So, bibilangin natin dito. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Yan ang 1 meter. 2, 4, 6, 8, 10. Yan ang 2 meters. So, 2, 4, 6, 8, 10. 3 meters. 2, 4, 6, 8, 10. 4 meters. So, hanggang dito tayo ngayon yung 4 meters natin. From this point na 0 hanggang dito, yan ang 4 meters natin sa 1:20. E-check natin ngayon. So, dito ang 0. Doon yung 4 meters. Ayan. Nakikita nyo po? Sandali lang at magalaw itong metro natin para maintindihan nyo mabuti. Matignan nyo, makita nyo. Okay. Ayan, nakatapat siya sa may 30, di ba? Remember na yung 30, 2 meters yan ha. Kasi nagsimula tayo sa 10. Dito ang 0 natin. So, andun siya sa may 30. So, 2, ah, sorry. 2, 4, 6, 8, 10. 1 meters. 2, 4, 6, 8, 10. 2 meters. 2, 4, 6, 8, 10. 3 meters. 2, 4, 6, 8, 10. 4 meters.
Okay, tama po. Yan yung makikita yung paggamit ng tape measure sa kahit anumang uri ng scale na nakakarga sa drawing. Maging siya man ay 1:25, 1:50, 1:30, 1:75, and so on. Kung nakikita nyo na ang nakasulat na alinmang given scale, katulad ng ganyan, 1:30, ibig sabihin yan, ang 1 cm ay 30 cm ang katumbas sa drawing. Kapag 1:80 ang 1 cm, katumbas ng point ng 80 cm sa drawing. Ganun lang po 'yon. So, I hope na may natutunan kayo. Sana kung meron kayong gustong tanungin or malabo man yung pagkagawa ko, magtanong lang po sa baba para mapaliwanag ko ng maayos. Thank you.